dalawang magkahiwalay na pagkakataon, isa sa interview, kung hindi ako nagkakamali, nung Banat Boy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at isang talumpati, bahagi ng talumpati nitong si Sara Duterte Carpio sa Davao nitong mga nakaraang araw, ay ipinahayag po nila ang kanilang intention sa pagtakbo sa politika. Ang kondisyon nitong si Rodrigo Duterte ay kung kinakailangan, meaning perhaps if the said position na itatakbo niya sa hinaharap will serve his interest, ano? At ganun din naman siguro itong si Sara Duterte sa pagka senador sa 2025 at saka o presidente sa 2028. Unahin natin kay Rodrigo Duterte. Yung vice presidency position, mukhang wala yan sa option nitong si Rodrigo Duterte kasi mayroong constitutional issue sa posisyon na yan dahil siya po ay naging pangulo na ng Pilipinas sa nakalipas po na 6 na taon. Kaya ang talagang high probability na itakbo niya sa darating po na halalan ay sa 2025, yan nga pong pagkasenador. Kapag ka uminit ng uminit ito pong issue sa ICC, perhaps baka gamitin po ang pagkakataon na yan nitong si Rodrigo Duterte para po yung kanyang hinaharap o papasibol na kakaharapin problema ay kahit paano magkaroon po siya ng sense of protection, lalong-lalo na sa mga kasamahan niya sa Senado, if ever na siya po ay maging senador sa 2025. At hindi po maikakaila, ako ay I know na ito pong si Rodrigo Duterte, whether we like it or not, kung ito po ay tatakbo sa pagka-senador, mananalo po ito. Hindi po natin mapipigilan yan, mga tol. Yan ang katotohanan dyan para sa aking opinion. Ngayon, dito kay Vice President Sara Duterte, medyo magulo ang situations. Kasi napakaaga ng kanyang pagpapahayag na siya po ay tatakbo sa politika sa darating na panahon. Wala pong partikular na petsa na binanggit o posisyon itong si Sara Duterte sa 2025 at saka sa 2028. Parang napaka-ridiculous, ano? At kawalan po ng sense kung siya po ay tatakbo sa pagkasenador sa 2025. Ngunit, tandaan po natin na ang posisyon niya po sa pagka-vice-presidente ay hindi po kinakailangan niyang bitawan kapag siya po ay tumakbo sa pagka-senador, kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakaalam. Ano kasi, ikaw, nalito ako sa aking pagkaka-interpret, nabaliktad ko. I'm sorry, I stand corrected. Ganito, siyempre, kakailanganin niyang bitawan ang pagka-vice-presidente kung siya po ay tatakbo sa 2025. At yan naman po ay napakalaking katangahan kung sakasakali. Dahil pinapangarap halos lahat, even ng mga senador, na maging vice-presidente. Isa na lamang para ikaw ay maging presidente. Kaya ano ang dahilan para siya ay bumaba sa pagka-senador? Winnable talaga yan sa pagka-senador. Pero bakit niya naman i-demote ang kanyang sarili sa pagka-senador? Knowing na kahit manalo siya sa pagka-senador, yung pagkakataon na maging Senate President ay hindi rin naman ganon kasigurado para niya makuha ang posisyon na yon. Tapos kung sakasakali naman na siya po ay manalo, ano naman ang magiging trabaho niya sa Senado? Lilikha ng batas. Alam naman natin na ito pong si Vice President Sara Duterte, bagamat ito po ay isang abogado, hindi po natin ito kinakitaan ng kagalingan sa pagsasalita in particular sa harapan ng publiko. Paano niya ngayon ipepresent yung kanyang sarili bilang isang mambabatas kung kulang na kulang yung kanyang kakayahan, I do not know, kung yung kanyang kaalaman sa pagharap sa mandato bilang isang senador? Baka katulad lang din siya ng ilang mga senador dyan na nanalo dahil sa kasikatan, pero pagdating po sa kanilang panunungkulan, makikita naman po natin na hindi talaga naging epektibo. Kaya parang nakakatawa na sa 2025 po siya tatakbo bilang senador. Wala naman pong pagka-vice-presidente o pagka-presidente rather sa 2025. Ang presidential election will be on 2028. Ngayon, bakit sinasabi ito ni Vice President Sara Duterte? Perhaps marami siyang reason na hindi po natin tiyak. Pero tayo po yung mag-speculate.
Ang pangalan po ni Sara Duterte Carpio ngayon ay nadadrag sa International Criminal Court. At tingin ko, kung totoo ang sinasabi nitong si dating Senador Antonio Trillanes, makakasama ang kanyang siya sa lalabasan po ng warrant of arrest sa darating po na Abril, Mayo or June, second quarter. Yan po ang mga panahon na tinukoy nitong si Senator or dating Senador Antonio Trillanes. Kaya hindi ko talaga mawari kung ano talaga yung layunin dito nitong si Sara Duterte. Sukatin ang suporta sa kanya ng tao, hindi rin naman pwedeng ganon. Dahil naipakita naman ang suporta sa kanya ng tao noong 2022. In fact, 32 million yung bumoto sa kanya. Pero baka nagkakaroon na siya ng agam-agam sa 32 million na yan. Dahil totoo naman, nabahagi tayo diyan mga PBBM supporter at Marcos loyalist na bumoto sa kanya. At alam din naman natin, o alam din naman niya, siguro sa kasalukuyan, na tayong mga PBBM at Marcos loyalist ay hindi nabuboto sa kanya sa hinaharap. Kaya papakiramdaman niya siguro ngayon ang kanyang puwersa kung siya ba ay makakakuha ng significant number of votes sa darating na 2025. Kung siya ay tatakbo sa pagkasenador. Pero uulit-ulitin ko sa inyo mga tol, napaka-ridiculous kung kakatawa-tawa kung sakasakali na tatakbo siya. Katangahan po yun para po sa aking pananaw kung siya ay tatakbo sa pagkasenador sa 2025 at magbibitiw bilang vice presidente. Pero kung ang sinasabi niyang pagtakbo sa halalan ay para na po sa 2028, aba, maagang preparasyon po ito para po sa pagka-presidente. At dito makikita po natin kung talagang yon ang intention niya na ang mga Duterte, double talk po palagi ito. Huwag po tayong maniniwala sa mga sinasabi po ng mga Duterte. Kapag ka nagsabi po sila ng ganito, eh asahan po natin kabaligtaran po ang ibig sabihin nun. In fact, meron po ako sa inyong i-share na panood ko lamang kanina sa Vera Files. At hindi naman ito fake news. Kasi ang kanyang ama, nagsabi noon na gusto ang charter change. Pero lately, sinabi na ayaw sa charter change. Ano ba talaga ang kanilang posisyon? O, i-replay natin ha. Ito pong vlog mula po sa Vera Files bago po natin balikan ulit yung situation kay Sara Duterte. Gusto ko lamang ipakita sa inyo na itong mga Duterte, laging nagsasalita ito, pero karamihan sa mga sinasabi po nila taliwas sa gagawin nila sa hinaharap. Mars, nagpa-press ko daw si Rodrigo Duterte recently. Anong bago? So ito na nga, may hinting naman siya tungkol sa charter change. Hindi ako sa ngayon. We have a good Ito po yung naging press conference last January 7 doon po sa City of Davao. Ang kaharap po dito nitong si Rodrigo Duterte ay mga local reporter. At dito, mahaba po yung press conference na ito eh. Lagpas po ito nung mayigit sa isang oras. Napakarami pong natalakay dyan. At may bahagi pa nga dyan na pinagdiinan niya na wala na siyang bagamat hindi ipapakita dito sa vlog na ito na intention pang tumakbo sa politika. Yet, nitong nakaraang araw, nagpahayag siya ng intention niyang tumakbo sa politika. Kaya, ang hirap paniwalaan. Ano? Tuloy natin ang sinasabi niya po rito. Ayaw niya sa charter change. Pero prior to this statement nitong si Rodrigo Duterte, na mapapanood din naman natin mamaya dito sa vlog na ito, naging pangako niya po ito nung siya po ay kumakandidato pa lamang sa pagka-presidente noong 2016. At in fact, noong panahon ng kanyang panunungkulan, bumuo po sila ng isang committee para po pag-aralan ang pagbabago sa ating konstitusyon. At ito po ay kanyang inaprubahan. At hindi lamang doon natapos siya kahit na-reject po ito sa panahon ng kanyang panunungkulan. Bago magtapos, syempre, yung kanyang panunungkulan, noong Mayo 2022, muli po siyang nagsabi na kailangan baguhin ang ating konstitusyon. Yet, ngayon, dahil mukhang hindi pumapabor sa kanila ang sitwasyon, sinasabi naman nila ngayon na huwag baguhin ang ating konstitusyon. Constitution. That is absolutely a final
in perfect condition, absolutely nothing wrong with it. Di ba dati, pinupush niya ang Chacha para sa federalism? Oo! Ito, maganda ang sinasabi ni Yayang Bison. Please follow si Yayang Bison sa page niya o profile niya sa Facebook. Sabi niya, the Duterte's position on Chacha is whatever that is convenient and favorable to them at a particular period of time. Ako, agree ako dito sa sinabi ni Yayang Bison. Kasi, nung mga panahong iyon, sila yung nakaposisyon, although sinasabi nila, hindi sila naghahangad na iprolong yung kanilang kapangyarihan. Yet, nung matapos, expecting na yung kanyang anak, syempre, ay vice presidente, tapos malaki ang chance na maging presidente sa hinaharap, ngayon nagkakaroon ng pagsusulong ng charter change, though hindi pa naman ini-specify sa charter change na ito ang pagbabago ng gobyerno, ng form ng ating gobyerno, kung hindi yung economic provisions pa lamang nito. Pero nag-aalala na kagad sila na baka pagka nagkaroon ng pagbabago ay masama yung form of government, which is kung mangyari, malabo nang maging pangulo itong si Sara Duterte. At kung sakaling namang prime minister ang pag-uusapan, which is para sa akin maganda yon, kasi walang magiging prime minister na incompetent, walang magiging prime minister na tamad o wala po talagang sapat na experience para pumamuno sa ating bansa. Hindi yan katulad ng presidential election na kahit popular ka lang, pwede kang manalo kahit wala kang experience o kakayahan. Kapag ka parliamentary form of government or federal form of government, talagang yung isa sa pamantayan ay yung kakayahan, kaalaman, syempre at eksperyensa ng taong tatakbo sa pwesto na yan. Whether it is for whether sa public service or sa private industry. Kasi baka sabihin nyo naman, ito, maisegway ko lang yung pinag-uusapan natin ng bahagya. Eh bakit nangyari sa Estados Unidos? Wala namang experience itong si Donald Trump, pero naging pangulo ng Estados Unidos. Yun nga po yung sinasabi ko. Kahit wala kang experience sa public service, kung ikaw naman ay merong extensive experience sa private industry at doon ay ikaw ay successful, maaaring maging basihan po ito ng tao at ng kapwa mo mga public servant para ikaw ay italaga doon po sa posisyon na pinakamataas sa gobyerno. Dahil simple lang naman yung logic, kung ikaw ay naging matagumpay sa iyong ginagawa sa private industry, maaari mo rin itong mai-apply sa public service. Anyway, ituloy po natin ang vlog na pinapanood po natin dito po sa Vera Files, kung saan, uulitin ko lamang, nagpapabago-bago ang desisyon o pananalita nitong si Rodrigo Duterte. Ngayon 2016 elections, federalismo daw ang solusyon sa armed conflict sa Mindanao. E para mapatupad to, kailangan ng bagong constitution. Nothing short of a federal structure would give Mindanao peace. Maniwala ko. So, anyari? Bumuo siya ng consultative committee na mag-review ng 1987 constitution at mag-draft ng bagong constitution. Tapos, noong 2018, in-approve niya to. The consultative committee tasked to review the 1987 constitution on Tuesday approved a draft of the proposed constitution. Pero di na umusad yan kasi maraming kumontra. And then? Eh di tinagkapta lang niya na di niya ma-achieve yung pinangako ng federalismo. Pero hindi pa siya nagtapos ang lahat. There is really a demand. May 12, 2022, before na umalis siya sa kanyang pagiging pangulo, o matapos ang kanyang termino, eh talagang pinaninindigan niya na dapat magkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon. Yet, ito siya ngayon nagsasalita na hindi dapat mabago ang konstitusyon kasi simple lang, ang aking spekulasyon, opinion ko naman ito, lahat tayo may karapatang mag-opinion, eh hindi magse-serve sa kanilang interest ang pagbabago sa ating konstitusyon sa kasalukuyan. At kaya naman ngayon, itong mag-ama, eh talagang very aggressive na din sa kanilang mga pronouncement. Una, si Rodrigo Duterte, atakbo na sa pagkasenador. Pero may condition, syempre, kapag kinakailangan. Eh tingin natin, kinakailangan talaga nila ngayon. Lalong-lalo na sa mutsari ang kinakaharap na kontrobersiya ng kanyang pamilya sa kasalukuyan. Pinaka-latest diyan ay ito pong 51 billion pesos na pondo na inilagak po ng kanyang administrasyon
sa 1st District ng City of Davao sa anak niyang si Congressman Paulo Duterte. Ngayon, gusto ko po sa inyong bigyan ng emphasis kung ano meron doon sa 51 billion pesos na maaaring akala ng iba okay-okay lang. Sa latest na info na nakuha po natin dyan sa balita mula po sa ABS-CBN, hanggang sa ngayon hindi po sumasagot sa inquiry ng mainstream media, in particular ng ABS-CBN, itong si Paulo Duterte. At lahat po ng mga datos na ipinakita po nitong si Congressman Elizalde ko nung nakaraang araw sa iba't ibang forum, ano, balita, ay kinumpirma na po ng DPWH. Pero ito ang pinakamasaklap na katotohanan na sana maunawaan ninyo, particular kayong mga nagsasabi na maganda ang Davao. Kasi sa pondo na inilagak ng Duterte administration na nagkakahalagang 51 billion pesos for 3 years dyan sa 1st District of Davao City, kawawa po ang mga natanggalan ng pondo. Dahil sabi po ng DPWH, ang pondo sa kada taon ay fixed. Fixed po ito. Kaya kapag ka yung National Expenditure Program na nire-recommenda ng Department of Budget Management or ng syempre ng Malacañang para sa isang ahensya ng gobyerno ay nabago, ito ay maaaring nadagdagan o nabawasan, makakaapekto po ito doon po sa ibang mga ahensya or in particular dito sa mga legislative district sa ating bansa. Out of more than 250 legislative district na ang average o relative budget ay naglalaro from 500 million pesos to 1 billion pesos. Ang regular budget na nirekomenda, ito ay katotohanan, hindi po ito paninira, ayon po mismo ito sa balita at sa DPWH. Sa distrito ng City of Davao ay nagkakahalaga kaagad ng 3 million, 4 million at 9 million pesos. Which is, sabi nga ni Congressman Elizalde ko, kapag ka ganyan na kagad ang budget mo, ikaw ay masasabi ng sacred cow, anak ng Diyos, o hindi ka na pwedeng tanungin, otherwise, malalagay ka sa alanganin kung ikaw ay magtatanong doon sa pondo na yon. Ngunit, ang pinakamasaklap pa, hindi na nakontento doon sa parang favoritism na ginawa ng Malacañang during that time na above average na kagad yung pondo. Bigla na lamang nag-insert ng billion of pesos itong si Paulo Duterte from 2020 hanggang 2022. Kaya umabot po ito ng 51 billion pesos. Ano ngayon ang epekto nito sa ibang legislative district? Natanggalan sila or either nabawasan po sila ng pondo. Sa madaling salita, kinonsentrate sa inyo sa 1st District of Davao at the expense of other legislative district. Tapos ang pinakamasaklap na katotohanan ngayon, binabaha pa rin yung distrito ninyo. Di ba kayo nagtataka doon? 51 billion pesos. Tinanggalan, binawasan ang ibang pondo ng ibang distrito para lamang paboran kayo. Hanggang ngayon, binabaha ang inyong syudad. Kaya tingin ko nangangailangan po ito ng proper audit. Tingnan po natin sa mga susunod na panahon kapag hinalungkat po ito sa Commission on Audit kung talagang nagamit ba ang 51 billion pesos sa mga proyekto na dapat inilagak diyan po sa 1st District ng City of Davao. Isang distrito lang ito, ha? Nakakagulat, di ba? Samantala, kung susukatin po ninyo ang City of Davao, the largest city when it comes to land area, more than 2,400 square kilometer po ang laki nito and composed of 3 legislative district and further divided into 11 administrative districts. Ganyan kalaki ang City of Davao. Yet, ang unang distrito lamang ang kinonsentratan ng talagang napakalaking pondo ng kaba ng bayan. At ang pera na ito, hindi nyo po pera yan, mga taga City of Davao, mga taga Davaoenos. Kaya wag nyo po sa amin sasabihin, tingnan ninyo ang Davao,
ang ganda-ganda, hindi nyo pwedeng ikatuwiran sa amin yan. Okay lang kung yung mismong mga tax ninyo ang ginamit doon. Pero hindi. Yung 51 billion pesos na yan, pondo po iyan ng National Treasury. Ibig sabihin, lahat po ng mga Pilipino na nagbabayad po ng buwis, meron pong part dyan. Kaya nararapat lamang na yung pondo na yan is i-distribute properly sa iba't ibang legislative districts para fair ang sitwasyon at hindi para lamang kilingan o bigyan ng favoritismo itong partikular na distrito kung saan nanggaling ang ama o nanggaling ang anak nitong si Rodrigo Duterte. O kaya sana sa mga darating na panahon, mga tol, maging malinaw sa harapan ng publiko ang issue na ito na 51 billion pesos. Kasi ito mismo ang mga dahilan kung bakit ako bilang Pilipino, bilang isang botante, hindi bobotong muli ng isang Duterte. Nagkamali ako sa pagboto kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ako nagkamali kay Rodrigo Duterte dahil hindi ko to binoto. Pero sisikapin natin ngayon na sa mga darating na panahon, hindi na tayo dapat bumoto ng isang Duterte. Hindi na mabilang ang kontrobersiya sa maikling panahon na panunungkulan nila sa national position, napakaraming kontrobersi. Nandiyan, noong kanyang panunungkulan, ang mga iba't ibang smuggling, particular yung metapentamine hydrochloride or shabu, panahon ng itinalaga niyang si Nicanor Paeldon diyan po sa Bureau of Customs. Tapos, hindi pa naaayos ang problema sa Bureau of Customs, itinalaga niya ito agad bilang Director General ng Bureau of Corrections. At doon, meron na namang panibagong kontrobersiya. Yung GTCA for sale or Good Conduct Time Allowance for Sale na ang pinag-uusapan ay bilyong-bilyong halaga din po ng pera. Meron pang tinawag na Pastillas Scam ba yun? O scheme? Kung saan may mga modus operandi dyan po sa Bureau of Immigration sa panahon ng kanyang panunungkulan. Tapos isasama nyo pa yung kontrobersiya during pandemic, particular yung inimbestigan sa Senate Blue Ribbon Committee na Parmalee deal. Isama pa yung laptop deal. O, dumating ang punto na natapos ang kanyang panunungkulan, akala natin okay na. Akala natin, okay, particular itong Vice Presidente na si Sara Duterte. Pero nahayag sa buong mga Pilipino. Ang katotohanan, particular sa paggamit ng confidential funds. 125 million pesos confidential funds para sa taong 2022, December, nagasta lamang sa loob ng 11 araw. Tapos ngayon, itong kay Paolo Duterte. Buboto pa ba kayo ng isang Duterte? Ba, mag-isip-isip po kayo. No, kung kayo talagang humahanga dito sa mga Duterte dahil sa tingin nyo sila ay perpekto, walang bahid ng pagkakamali, pag-asa ng lipunan, pag-asa ng bansa at ng bawat Pilipino, tingnan nyo ang inyong mga sarili. Ay lalong-lalo na kayong mga DDS. Kayong mga DDS, uulitin ko, tingnan nyo ang inyong mga sarili. Kayong mga nakikipag-away lagi sa malayang pagpapahayag ng mga opinyon ng kapwa ninyo Pilipino. Kasi kami, di naman kami nakikipag-away. Ako in particular, sumasagot lang ako sa inyo. Pag hindi nyo ako inaway, di ko rin kayo naman aawayin. Tanong ko sa inyo, umayos ba ang buhay ninyo sa panunungkulan itong si Rodrigo Duterte? O parehas lang din kayo ng napakaraming mga mahihirap sa City of Davao? Lagi niyong sinasabi, maganda ang Davao. Pero bakit sobrang daming mahirap dyan? Lagi niyong sinasabi, okay na okay mamuhay sa Davao. Pero bakit napakaraming mga taga-Davao ang nagpupunta dito sa Manila o lumalabas ng bansa para magbakasakali sa magandang oportunidad? Kung talagang maganda ang City of Davao, hindi niyo iiwan yan. Hindi niyo aalisan. Dyan kayo maghahanap buhay, dyan kayo magtatrabaho. Pero bakit kayo nagbabaksali dito sa Manila? Kasi alam niyo na ang oportunidad wala doon. Although sinasabi niyo na maganda ito. Saka sa panghuli, bago tayo magtapos,
Ngayon, parang naniniwala ako sa pelikula eh. Ano? Diba sa pelikula, may mga pagkakataon na kaharian ko ito, wag mong dumihan ito. Doon ka mag-dumi sa ibang lugar. Ganun na ganun. Okay, malinis ang Davao, tahimik ang Davao, walang problema sa peace and order, sabi nila. Pero sa mga karatig na lugar nito, nandoon ang problema. Kasi baka totoo yung sinasabi ni Arturo Las Cañas na itong si hinahangaan yung si Rodrigo Duterte ay lord of all drug lords at the most dangerous person in the southern hemisphere, quote and quote yan. Pahayag po iyan ni Arturo Las Cañas. Kaya yung mga ginagawa niyang mga kung ano-ano na hindi tama, hindi niya gagawin sa kaharian niya. Pero sa ibang mga karatig na lugar, iba pang panig ng bansa, doon niya gagawin. Kung totoo ang sinasabi nitong si Las Cañas. Maraming salamat sa inyo mga tol.